po dito ng Coffee Gym. Ayan, today po, I will start yung pinangako ko po na garden tour, and we will start here in this area. Dahil ito po yung pinakabagong part ng aming garden. So, kagagawa lang nito, ipakita ko nga siya. Ayan, kagagawa lang nitong area na to, no? Nilagyan namin siya ng bubong kasi we still have a lot of plants na talagang hindi po pwede yung direct sunlight. So, indirect sunlight lang. So, we thought of converting this area into this, no? Na pwede rin namin paglagyan ng mesa. We can have coffee here or sa gabi nag-umandin kami dito mag-asawa. Yan. So, ito po ay kakapagawa lang namin at kalalagay lang din namin ng mga ibang plants, no? So, I'm so happy na naipwesto na namin sila sa maayos na lugar at ayan, mukhang nag-e-enjoy naman sila. I think mga ilan na ba? 3 weeks na yata silang nandito, no? Or mga 1 month na siguro. Ayan, so we'll have a very short tour. Well, kasi i-chop po natin yung vlog into different parts kasi medyo malaki po yung garden. Well, medyo marami pong halaman sa garden. So, of course, gusto ko rin po kasi inyo yung mga, hindi lang po yung entire garden, but yung mga halaman po, no? At mga iba't ibang storya ng halaman na yan. Paano namin nabili, saan namin nabili, bakit ko paborito. So, I'm hoping to do that in this garden tour. So, yun. So, dito tayo magsisimula sa area na to. Ayan, lapit po ng Pondicherry. Kita-kita ba ako? Ha? Hindi ba maingay? Kanina may ano, ayan, ito. Ayan, so we will start. So medyo nagpaganda po ako ng konti para bumagay naman po ako dito sa mga halaman ito. So may pasyon po ako ngayon. Ayan, so yun, sisimulan na natin. Ito ay isa sa aming mga singonyo. Ito kabibili lang talaga namin ito. Recently sa San Rafael, Bulacan, no? So, this is Neon Robusta na singonium. Isa po ito sa mga favorite ko na singonium, no? At dahil sa kulay niya, very ano siya, parang old rose yung color niya, oh. And then, at ito is very lush. So, yeah. Nasa, kaya nasa gitna siya. Pero, we're also planning to, ano, palitan po ito. So, medyo mamimili din kami na susunod na isi-sentro namin dito. Kasi napakarami po nilang magaganda at deserving din namang mapunta dito sa gitna. Ayan. So, let's start here. Ayan, Chev. Durong ka doon. Si Cherry po ang aking official, ano, photographer. Videographer. Ayan. Ay, ito dito. Ayan. May kita mo ba dyan? Ayan. Ito yung aming ito yung isa sa mga favorites ko din. White aspen. Ayan, ang ganda nito. Hindi ko na matandaan ko sa namin. Sa Mother Earth Gardens. Ayan. So, I think binili namin siya for $2.5. So, good. Ang ganda na kasi lumaki na siya. Medyo mas maliit pa siya nung binili namin. At medyo naalagaan din naman namin mabuti. Ayan. Tapos ito, ayan. Sige, Cherry. Ito, ayan. Talagang magiging professional. Ano ka na yan? Anong pangal dito? Anong tawag dito? Ayan. Ito, I think, kabibili lang din namin na we bought this from online selling. Oh, sorry. From live selling. Ayan. This is, anong ang tawag dito? Lindeni Eye. Oh, diba? Focus mo ako kasi I'm so proud. Natatandaan ko yung, ano, yung pangalan yan. Ito yung Lindeni Eye. Ayan. Tapos, ini-effort ko talaga namin na sana magkakapareho yung lahat ng mga kalateya namin ay, sorry, kalateya, kaya naman ako. Yung aning pong mga aglonema, so, tinatry po namin silang maging magkakasama dito, but actually, meron pa po kami mga aglonema doon, so, pero, nandito yung mga iba-ibang klase aglonema. So, separate, ano naman, vlog naman po natin, papangalanan po natin isa-isa yung mga aglonema na. But one of my favorites ay nandun sa loob. Yung, ano ito? Ay, nakalimutan ko. Pero, World of Trade, something like that. So, yun po ang favorite ko sa mga aglonema. Pero ito, gusto ko rin ito. Anong tawag dito? Kaya lang, medyo kailangan namin siyang pagdadagin kasi hindi na siya kasi pusyaw ng kulay yung binili namin. So, nilipat namin ito ng pwesto kasi para gusto namin bumalik yung dating
sigla ng kulay niya when we bought this. Nabili namin to sa Doris Garden sa Silang, Cavite. At ito is isa sa mga una namin nabili. Yun lang, maganda pa rin naman siya, pero I don't think it is as beautiful as it was when we bought it. No? So, ito rin, ito naman is another Calathea. Wala dito yung husband ko, so hindi, lagi ko nakakalimutan yung pangalan nitong Calathea na to. But this is also one of those na binili ng husband ko without me, na talagang na-surprise ako. Kasi sabi ko, wow, ang laki ng dahon ng Calathea. Tsaka ang ganda ng kulay niya. So, yan. Ayan. Tapos, nandito rin yung aming mga peace lily. Ito, isa sa mga favorite ko na peace lily. Yung pangalan nito is, meron siyang silver. I don't know what it's really called, but yan. So, ito yung peace lily na gusto ko. Ayan. Ito, may nagtanong sa akin kung ito eh, kung anong pangalan nito, no? Until now, hindi namin alam mag-asawa kung ano talaga yung pangalan niya. This is kamukha, parang ka-family siya ng Walichi Aegis Matoglottis, no? Pero I'm not sure. Ayan. At dito meron kaming bagong silver sword. Ayan. Ito ay kaka-deliver lang yata. So, kailangan pa namin itong i-repot. Pero nilagay muna namin siya dito in the meantime kasi mukhang okay sa kanya ang klima dito sa area na to. Klima talaga. Mukhang okay sa kanya yung lugar na to sa ngayon. So, there. Ito, meron nandito ngayon ang aming variegated ring of fire. Hindi pa po siya ganun kaganda. Ito'y kabibili lang namin ito. Yung akala kong magandang kulay dilaw. Well, maganda naman talaga yung variegation niya. Pero yun pala, nanilaw na siya. So, natanggal yung isang dahon, no? So, ito, I'm waiting for this na sana maging maganda rin talaga yung variegation nitong ring of fire na to. Ito naman, ano nga bang tawag dito? Wala kasi, nakalimutan ko naman yung tawag dito. Ito na lang. Ito, this is Cosebon. Yan. Nung kinoconvince akong bumili nito, sabi ko kasi ganito yung itsura ng dahon niya. So, sabi ko, bakit mahal? At saka parang hindi naman maganda. Sabi ko, is ang mahal-mahal. So, sabi ko, huwag na natin bilhin niya. Yung husband ko, alam niya kasi yung ano yung mga magaganda at medyo pricey. Sabi niya, sige, try lang natin baka ano. Kasi ang nakita ko lang na variegation niya is ito lang. Parang ganito lang siya. Ngayon, ayan na, pinatutunayan na niya na maganda siya talaga. Look at that, ang ganda, di ba? Ayan po ang aming Jose Bono. Ayan. Look at that. Ayan, yung aming Radicans. Ito, gusto ko rin to. Ito, I think this is aglaonema na silver something, no? Paborito namin to ng husband ko. Pero hanggang ngayon, hindi namin alam kung ano yung talagang tawag dito. So, baka alam nyo. Comment down below. Ayan. Yan. Of course, ang husband ko ay napakahilig sa Prince Albert. So, nilagay namin dito yung isang Prince Albert. Ayan. Ang ganda, diba? Tapos, itong area na to. Yan, dito. Ito yung aming mga pikara. Dati, magkakahiwalay ito. And then, we decided, parang ang ganda pala niya ng magkakasama. Although, hindi nakikita talaga yung ganda nung ilalim niya. Kasi red yan, oh. May red yan sa ilalim, oh. Ilalim ng dahon. But it's still okay kasi ang ganda nilang tignan dyan. Yan. And then, ito naman po, ang balak naman namin dito ay, ito ay, anong ang tawag dito? Mycans, no? So, itong mycans naman is papagapangin natin yan dito sa wall, no? So, ayan, bagong kabit lang din yung mga yan para gumapang sila sa wall. And then ito, tingnan nyo, ito yung dati-dati pang style, di ba? Yung maglalagay ka ng fern sa may bintana. Ayan, syempre may pagka, ano, old style pa rin naman kami. Pero ang ganda kasi niyang tingnan, di ba? Maninipis pa yan dati. Ito yung mga una naming nilagay dito sa area na to. Kasi ito, okay lang ang direct sunlight dito. Nung wala pa itong bubong na to. By the way, guys, this is polycarbonate, no? Yan. Silagyan pa rin namin siya ng net sa taas. Kasi minsan, napakainit talaga. So, feeling namin baka masyadong naiinitan yung mga halaman. So,
we put an additional cover of net, isang ano lang naman ng net yan. And then, yung aming mga homalomina, ayan. Nakikita nyo ba sila? Ang ganda nila pag magkakasama, no? Ito karamihan dito binili namin sa ano, Joanne's Garden. Yan. Ito yung mga tuwang-tuwa ako. Kasi ko, ay, ang mura. Yes, bumili tayo ng marami. Ayan. Bumili kami ng marami. At nauna is nakatambak lang siya doon. And then sabi ko, ilipat na lang natin sa isang mahabang paso at ilagay natin silang magkakasama. Kasi ang ganda niyang tignan. Pag, di ba guys? Maganda ba? Ang ganda. Yan. At ito, meron kaming Milano Chrysum dito. Sabi ng husband ko, ito raw ang pagagapangin niya sa kabila. Sabi ko, wow, ang social naman ang pagagapangin. Milano Chrysum. So, yun. Yan. Ano pa? Ito naman, guys. Ito, hindi ito Monstera Adansoni. This is, lagi kasi ako nagkakamali dito. This is, hello, Laniata. Yan. At meron pala kami dito ang variegated burn marks. Yan. Ang ganda, di ba? Mahilig talaga ako sa may mga variegation eh. Yan. At ito, this is Arlinette. Basta rin to sa mga gusto ko. Kailangan na natin punasan. Yan. Actually, regular din naman yung pagpupunas namin itong mga to. Kaya lang lately, medyo busy-busy kami ni Cherry. Hindi namin masyadong napupunasan. Yan. And then, ito. Last na to for this video, no? Ito naman ay ang homalomina rin to. I think this is black homalomina. So, di ko alam bakit siya nakasoak sa water. So, itatanong ko mamaya sa husband. Kumain ko lang napansin na nakalubog siya sa tubig. So, yun guys. So, yun. I'll give you a closer look again on the plants in this area of our garden. Yan. And dun po sa susunod natin, yung katalik po. Yan. Dito. Itutuloy po natin dito ang papakita sa inyo ng mga plants dito sa amin.
guys, I hope you enjoyed this short tour of this part of the garden. And as I said, i-continue po natin yung garden tour dun sa susunod po natin na vlog. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click on follow or like my Facebook page. And yon, thank you. Stay safe, stay healthy, and be happy.